Maaga ako nagising ngayon kasi birthday ni Aya. Tinimplahan ko na kaagad yung gagawin kong Shanghai. Binalot ko na rin ng mabilisan. May therapy pa kasi si Aya mamaya. Tsaka may mga aayusin pa kami ni Daddy para sa MRI niya. Kaya sobrang aga ko talaga nagising. Medyo madami-daming Shanghai ang ginawa ko ngayon. Kasi alam niyo naman, bukod sa paborito ni Aya at Lucas, paborito din ng lahat. Grabe, ang bilis ng panahon. Dati nagpipray lang kami ni Daddy na sana magkaroon na kami ng anak. Pero ngayon, tingnan niyo naman, 5 taon na si Aya. Pala decision na nga eh. After ko naman magbalot ng Shanghai, inayat ko na rin kaagad yung mga gulay pang pansit. Para pag gising ng kapatid ko mamaya, magluluto na lang siya. Inayos ko na rin pala yung pasta pang spaghetti. Ako na lang naglaga ng pasta, then yung sauce yung kapatid ko na lang gagawa mamaya. Nilagyan ko lang yan ng konting asin tsaka ng mantika para hindi magdikit-dikit. After ko naman malaga yung spaghetti, gumayak na kami ni Aya. Binihisan ko na siya habang may oras pa para picturean sa labas. Buti nga talaga game na game siya magpa-picture. Tingnan nyo naman, sumusunod talaga siya sa post na sinasabi ng tita niya. Dati kasi pag ganyan niya, nagmumuryot na, lalo na pag nainitan na. Siya pa nga may idea na kunin yung bag niya. Gusto niya daw mag-picture kasama ng bag niya. Bago yan kasi, regalo ng tita niya. Alam nyo naman, ang bata, pag bago ang gamit, hindi mahiwalay sa kanila. Minsan nga, itatabi pa sa pagtulog. O aminin nyo, nung bata kayo, meron sa inyong ganyan din. After namin mag-picturean, sakto natapos na din gumayak si Daddy. Kaya ayan, sobrang aga namin nakarating sa therapy center ngayon. Medyo inagahan namin talaga kasi mukhang uulan kanina. Pero sana wag muna umulan kasi andito pa si Aya sa labas. Hindi naman halatang na-enjoy ni Aya ang paglalaro dito sa labas. Nagkatanggalan na nga yung mga sintas ng sapatos niya. Buti na lang nakita ni Daddy kasi tumatakbo siya, baka madapa. Ayan, mukhang napagod na yata katatakbo. Napirmi na sa may motor, nakaupo lang siya. Isipan naman siya ni Daddy ibili ng pagkain. Kasi nga sobrang aga namin dito, mukhang gutom na kalabas. Laro. Binili lang siya niyan ng biskuit. Natawa pa nga kami ni Daddy. Kasi ang gusto niya daw bilhin ni Daddy sa tindahan, pansit canton and rice. Tingnan niyo naman hitsura niya habang nag-aantay sa Daddy niya. Napaka-arte, diba? Akala mo nagsasunbaiting. Sinasabihan ko nga siya niyan na umupo siya at baka mahulog. Pero tingnan niyo naman, tulala pa. Ang galing nga niya mag-balance eh. Nung time na yan, ayaw niya kainin yung binili ni Daddy para sa kanya. Kasi nga pansit canton ang nire-request niya. May pagtulala na nga eh. Niisip nga na kami ni Daddy baka nagtatampo. Pero mukhang hindi naman. Tingnan nyo, donya-donya, may tagapaypay pa. Nung makapasok naman na siya sa loob ng therapy center, nag-aya naman si Daddy magmerienda daw muna kami. Kasi 2 hours pa ang aantayin namin bago siya lumabas mamaya. Nag-order lang kami ni Daddy ng Tapsilo. Medyo matagal yung service nila. Kasi may mas mga nauna pang nag-order sa amin. Kaya bumili na lang muna ako ng egg pie sa katabing bakery. Ako lang ba o kayo rin? Yung hindi ka naman gutom pag pumunta sa kainan. Pero habang nag-iintay ka ng order mo, sobrang nagugutom ka. Pagdating ng order namin, kumain na kami kaagad. Then bumalik na rin sa therapy center. Kasi ayun na nga, umaambun-ambun na. Diyos ko po, sana wag lumakas ang ulan. Para hindi kami mahassle mamaya pag uwi. Mahirap pa naman magbiyahe ng nakamotor, lalo na pag umuulan at may kasamang bata. Blow mo na, Lucas! Blow! Lucas, birthday
mo? Ganun o. Gano'n. Sige na. Tulo ako ng laway, Lucas.